Para makapag-start tayo, gawa tayo ng rectangle. Dito yan. So, click hold para lumabas itong mga options. Rectangle yung makikita nyo by default. So, kapag kinlik hold nyo siya, mag-a-appear yung iba't ibang shape. So, rectangle muna tayo. Isang click, meron ditong lalabas na precise measurement ng rectangle na gusto nyo. Halimbawa, 2 by 2. So, 2 inch by 2 inch. I-okay nyo siya, magkakaroon na ng 2 by 2. Kapag click and hold naman yung ginawa nyo, click hold, and then minove nyo yung mouse nyo, makapag-create kayo ng desired measurement nyo. Meron namang lumilitaw na measurement sa gilid. Ngayon, hindi ko pa binibitawan itong mouse, pero kung makikita nyo, hindi pantay yung rectangle na nakikreate. So, para maging proportion siya, diinan nyo yung shift. Ayan. So, proportion na yung nakikreate kong rectangle. Ngayon, kung gusto nyo ang origin niya ay nasa center instead na nasa sulok, diinan nyo yung alt. Ayan. So, sa center na siya nag-originate. So, nakadiin yung shift, nakadiin yung alt. So, depende na kung gano'ng kalaki yung gusto nyong rectangle or square, tsaka yung bitawan yung mouse. So, makakapag-create na kayo ng rectangle nyo. Ngayon, yung mga nakikreate yung rectangle, meron lagi siyang dalawang kulay. Ito, fill at saka stroke. Fill yung kulay ng center, yung pinakang shape niya. Double-click nyo para mabago yung kulay. Lalabas ng color picker, and then pili na lang kayo ng kulay. Tapos, okay na kapag nakapili na kayo. And then, dito naman sa kabila, outline. Pwede nyo nang piliin ang kulay ito. Sa ngayon, itim lang muna pipiliin ko. So again, meron tayong fill at meron tayong stroke. Pwede nyo tingnan, i-zoom in nyo lang. Yun yung stroke. Ngayon, yung stroke, meron siyang iba't ibang properties dito sa taas. Yung thickness niya, ito. Pwede nyo baguhin. Meron din siyang property dito kung ano yung gusto nyong appearance. Pero I suggest huwag nyo nalang baguhin to. Mag-stick na lang kayo sa uniform. Tapos meron pang mga iba't ibang effects dito. So tsaka nyo nalang galawin to kapag kabisado nyo na tong Illustrator. Pero ang mas importante yung pwedeng nyong pag-aralan itong stroke property. Pag kinlik nyo to, lalabas itong mga to. So, pwede kayong pumili kung yung kanto ba o yung dulo ng, hindi kita dito, pero yung dulo to ng line. Ito naman yung corner kasi kung titingnan nyo, masyadong kanto, pwede rin round. Ayun, bumilog siya. I-zoom in natin para makita nyo. Ayan. So, pwedeng pabilog, pwedeng patapyas, or pwedeng yung default na kanto. Ngayon, kung mapapansin nyo, etong stroke natin, nasa center yung thickness niya. So, pwede nyong palitan yung thickness niya kung saan mag-a-appear. Kung sa center ba, o sa loob, or sa labas. Significant to, lalo na kung ayaw nyo maapektuhan yung shape nitong fill na mananatili yung ganun yung dimension niya. So, kapag kada thickness nyo, palabas lang yung maapektuhan niya. Pero by default, nasa center siya. Ito. So, yan yung stroke ng bawat shape na makikreate niya.